So ngayong umaga mga kabalaybay, medyo nagagayak tayo ng ating mga dadalhin kasi pupunta po tayo sa isang sikat na farm dito po sa Mayorga, Leyte na pag-aari ni Sir Arthur ang Bona Kids Game Farm. At isa po tayo sa naimbitahan ng ating mga kaibigan dito sa Leyte para makausap at magkaroon ng konting chicken talk and then mga regarding sa pagtatari. Palitan lang ng idea, pero masaya tayo kasi isang legendary sa pagsasabong yun eh. So, I think mas marami tayong magiging matututunan or makukuhang idea sa kanya. At syempre, maraming pa rin salamat sa mga tumututok sa aking channel, Jojo Batanggenyo. At kung hindi ka pa nagsasubscribe, mag-subscribe ka na at i-click ang bell notification para ma-notify ka every time na meron tayong bagong video sa larangan ng pagtatari at pagmamanok. Ano? So, maraming salamat sa aking kaibigan sa England, Sir Gabby Francisco, kay Boss Art Likayan, and Boss Alan Likayan, may tari maker in Cebu, ang sikat na tari maker sa ngayon. Okay? And then, maraming salamat din sa suporta ng aking mga subscriber dyan sa Albay, lalong-lalo na si Mr. Dale Gonzales, yung aking kaibigan dyan. So, maraming salamat po, Sir Lino, Narita, yung mga iba ko pang kaibigan dyan, hindi ko na siya shoutout. Mag-ingat po tayong lahat. At shoutout sa lahat ng sumusuporta sa Jojo Batanggenyo YouTube channel. Good morning mga kabalaybay. So yan, nagbabalik tayo. Jojo Batanggenyo po ang inyong lingkod sa larangan ng pagtatari at pagsasabong. So yan, nakikita nyo naman yung nasa likuran ko. At nandito tayo ngayon sa Mayorga, Leyte. So nagpang visit po tayo kay Boss Arthur, ang Bona Kids Game Farm ng Mayorga, Leyte. So yan, ipapakita ko sa inyo. So maganda yung farm dito, may mga puno ng nyog na maliit. So chicken talk muna tayo mga kabalaybay, kasi ngayon lang tayo nagbabalik. Alam naman natin na nagkaroon ng mahabang pandemic. So hindi tayo masyadong nag-vlog. Pasensya na po sa aking mga subscriber, at sana po nananatili pa rin kayong nag-aabang sa aking YouTube channel na Jojo Batanggenyo. At yan, ito po yung sample ng hatches na dito. Yung mga kakna, may mga bulik. Mga healthy. Nakita ko rito, mga healthy. Yung mga manok na yan. So, magmula po ron. Yan, andyan. Ito yung kanilang gradas. Meron ditong, may brooder. Yung brooder nila doon. Yun pa yung isang gradas nila. Doon sila nagpapalakad, nagkukondisyon yung conditioning area nila. Ayan. So yan, yung bakod niyan. Abot yan dun sa kabila. So possible mamaya papasok tayo doon. Titingnan natin yung ibang alaga ni Sir. Ayan, yung kanyang breeding pen. So may mga ilan-ilan daw na tinanggal na siya kasi okay na raw yung palabas. Pero may mga nakasalang pa rin. Ayan. Hinain na yung itlog. Ayun oh, may mga wingban. Kita nyo yan. Ayan. Milsims hats. More on Milsims. Mga hatches. Mga bo. Mga sweater siguro ito. Golden boy. Sa kabilang pen. Ganun din. Dami niyang inahin. Yan. May mga parang 30 dom yata itong isang to. May dirty dome pa. Ito, ganda to. Parang sweater to eh. Parang kulay ng Six Market. Ang sweater, Boscon. So ayan, yung mga nakakord dito. So nakausap po siya, mga kabalaybay. Ang kanyang mga bloodline dito is hatches. Mga Robert, yung mga blue face hats. Ayan, may black hats siya. Galing daw sa, imported daw yung lines.
Imagine ko tapo ha. So yan, yun yung kanyang ano, farm. Yun yung kanyang kakao. So, maswerte po ako mga kabalaybay dahil naimbitahan ko ng isang kaibigan dito para magkaroon ng konting ano, chicken talk dito may-ari. So bibihira po kasi yung mga nakakapasok dito dahil hindi po ito masyadong nagko-commercial. Si Mr. Arthur una. So dito po ito sa Mayor Galite. Ayan. So yung ibang ano po, tipis, walang nakalagay kasi nasa conditioning. Nasa conditioning pen. Ayan. So may mga pangulay sa puti dito. Tinanong ko rin kung anong... Kasi bibihira yung makikita yung mga puti. More on hats talaga dito. So ang sabi niya, yung mga puti niya rito is pangulay lang, pero nilalaban din nila sa pit. At the same time, meron siyang bloodline na ang base blood talaga niya is hats. So lahat ng manok dito na may kulay na pangulay niya, may base blood na hats. So yun yung sabi niya. At the same time, marami din akong natutunan sa kanya sa pag-uusap namin. Medyo natapos na yung aming chicken talk ni Sir Arthur Bona kung nakid game farm. Marami akong natutunan, may mga mali sa practice ko ngayong ginagawa sa breeding na possible talaga makukorek ko. Lalong-lalo na sa yung individual marking, yung mga tinuro niya sa akin kung paano yun sundan yung linyada at paano mag-maintain ng isang base blood sa ating mga mini farm nung mga nag-uumpisa. So, ginagawa ko po ito mga kabalaybay dahil syempre meron tayong hilig sa pagmamanok talaga. Eh, makakatulong talaga sa atin ang panghabang buhay kung talagang ano, hobby. Magiging hobby natin ng pagsasabong. Ano. So, ayun, papakita ko ulit mga kabalaybay yung kanyang mga hatches for the last time para makita ninyo kung anong itsura ng kanyang mga hatches. Ang napansin ko rin dito sa kay Sir, ano, hindi siya mahilig sa mataas na manok. Halos lahat ng kanyang manok na nakakord dito is talagang standard size lang. Hindi siya malaki, hindi siya maliit. Nasa standard size lang siya. Ayan. So may mga white pit yan, pero ang base blood talaga niyan is hatches. Mga black hats. Black hats. Ayan. Hats. Hats din. Ayan. So yun yung kanyang fan. Yung kanyang may gradas dyan. Eh? Bona Kid game fan. PS pala, Bona Kids, mga kabalaybay. Ito yung kanyang pure black. Black hats. Ayan. Kung makikita nyo yan, oh. So yun mga kabalaybay, maraming salamat ulit sa aking mga subscriber dyan. Sa susunod po na episode, mag-uulit po ako ng diskarte sa pagtatari kasi marami na pong nagre-request. May na-delete po tayong video. So uulitin ko po kung ano yung mga nare-request nyo. Pasensya na po kayo, ngayon lang ulit ako nagbabalik sa vlog dahil medyo busy po tayo during pandemic. So shoutout po tayo sa Electra Game Farm, si Lizar Lito Tabios, si Boss. Shoutout po sa inyo kay Sir Narita, Mr. Narita. At sa mga kaibigan ko dyan sa, dito sa Leyte, sa Palo. So maraming salamat po sa pag-invite dito sa ano, at naimbitahan po ako. Nagpapasalamat po ko sa lahat ng musubid na subscriber. Shout out po sa inyong lahat, mabuhay po tayo.